Ganito pala kaganda at kayaman ng Macau. Kung gusto nyo malaman kung paano pumunta dito from Hong Kong via bus or ferry, anong mas maganda, saan kami nagstay, panoorin nyo itong video na to. Hello mga koala, this is Trixie at ngayon nga i-share ko sa inyo yung vlog namin nung pumunta kami ng Macau. So day 3 namin ito at napag-desisyon namin pumunta ng Macau via ferry. Pero nung papuli kami ng Hong Kong via bus na kami. Nag-book kami sa Klook ng aming ferry ticket at pabalik din nag-book din kami sa Klook. Mas maganda to kasi mas less hassle siya. Pagdating namin, nag-withdraw agad kami kasi yung Macau money, hindi siya tinatanggap sa Hong Kong. Pero yung Hong Kong money, tinatanggap naman sa Macau. Since 2 days lang naman kami dito, hindi naman ganun kalaki yung withdraw ko. Parang 1,500 lang siya in peso. Tapos, lahat naman ng mga kailangan namin, like yung hotel, pati yung transportation, nakabook naman yun sa Klook. Nag-book nga kami ng half-in, half-off dito sa Klook. Kasi feeling ko na mas less hassle. Pero nung na-try namin siya, feeling ko mas maganda na DIY na lang kayo. Bakit? Kasi hindi din sapat yung 1 hour every station or every pupuntahan nyo kung gusto nyo talaga siyang ma-enjoy. Again, that is based on my experience. Pero kung gusto niyo siyang i-try, I think worth the try naman siya pero sobrang agahan niyo para lahat talaga mapupuntahan niyo. So marami naman kaming nakapuntahan mga kaola, isa ito sa mga sikat na napuntahan namin. Ilalagay ko na lang kung anong tawag dito or saan ito. Huwag niyo rin palagpasin kumain ng egg tart at dumaan dito sa street kung saan maraming free taste. Dito mga koala na expectation versus reality talaga ko ang daming tao. Pero anyway, ang gaganda ng building sa Macau. Ang ganda din ng mga hotel nila mga koala, world class. Ito nga, pumunta kami dito sa Hotel Lisboa and ang ganda niya sa loob. Nagstay din pala kami dito sa Macau. I-share ko sa inyo yung vlog ko kung saan kami nagstay, yung full details noon next vlog ko yan. Syempre, like nyo and follow for more para makita nyo yung mga upcoming vlogs ko pa. At ito siguro yung highlight ng pagmamakaw namin, yung pumunta kami sa Londoner, sa The Venetian Hotel at sa Parisian. Parang gano'n. Dahil sobrang gutom na kami mga koola, ayan, tinry na namin ang kanilang Starbucks dito. So, nagpakasosyal lira muna ang mga nilalang na ito. And take note mga koola, pag pumasok kayo sa mga ganito, the Parisian, yung Venetian, at yung Londoner, free lang siya mga koola. Kaya talagang sulit din talaga pag pumunta kayo dito sa Macau. May mga turista pala mga koola na nagde-daytour lang dito sa Macau dahil meron silang mga free shuttle papunta sa ferry or sa bus station. Kaya hindi nyo na rin kailangan talaga na magstay, pero kami nagstay kami. So kung gusto nyo malaman kung saan kami natulog, yes, follow for more and see you guys on my next vlog. Yun na lang muna, thank you and bye-bye.